Hindi pinagbigyan ng Department of Justice ang motion for inhibit ni suspended Bucor Chief General Gerald Bantag. Kaugnay pa rin ito sa kaso ng pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid at sa mga itinuturong middleman sa kaso. Wala raw basehan ang motion ni Bantag ayon sa desisyon na inilabas ng prosecutor. Narito ang detalye ng report. Ibinasura ng Department of Justice ang motion for inhibition na inihain ni suspended Bucor Chief General Gerald Bantag laban sa investigasyon ng DOJ panel kaugnay sa pagpaslang sa mamamahayag na si Percy Lapid. Sa 17 pahina na desisyon na inilabas ng prosecutor, nakitaan daw ng lack of merit ang motion na inihain ni Bantag. Ayon naman kay Bantag, dapat daw ibaba na sa ombudsman ang kasong ito dahil nalalabag daw nito ang pagiging independent at impartial tribunal ni Bantag. Mananatili daw sa jurisdiction ng DOJ ang murder case ni Bantag at hindi sa ombudsman dahil ang kaso ay inihain sa DOJ. Ayon pa sa DOJ panel, bias umano ang alegasyon at pawang haka-haka lamang. Wala rin umanong inilabas na pahayag ang prosecutor sa parehong nasasakdal. Dalawang kaso ang kinakaharap ni Bantag matapos itong sampahan ng paglabag sa Section 5 ng Republic Act 9745 o ang Anti-Torture Act of 2019 at ang paglabag sa Article 263 ng Revised Penal Code na Serious Physical Injuries. Itinuturo din siya ng mga otoridad na kabilang sa mga mastermind ng pagpatay kay Lapid at kay June Villamor. Dahil sa pag-dismiss ng mosyong inihain ni Bantag, nakatakdang ipagpatuloy ng prosecutor ang investigasyon sa kaso ni Lapid at Villamor sa January 24, 2023. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobello, sumasaludo sa bawat Pilipino.